akong nanguna sa klase. Kilala ako sa buong campus dahil sa pagiging matalino at pagiging mahusay na leader. Maliban dyan, may naglaliit akong talento. Magaling ako sa musika, marunong kumanta. Aking inay, mamang nabigay ng buhay ko. Marunong tumugtog ng iba't ibang instrumento. At kahit papaano, nagagawa ko rin sumaya. Tuwing may pakimpala kung saan maglalaban ang iba't ibang paaralan, ako lagi ang ipinapadala. Free speech, oration, defamation, debate, basta kahit anong kompetisyon, lagi ako. At syempre, lahat ako may medalya at ang peryong na inuuwi. Dahil sa mga ito, iningala ako ng mga ka-eskwela ko. Hinahangaan, kahit mga teacher, panay ang puri sa akin. Hindi lang yan. Mga material din akong bagay na hindi pag-aaring ng iba lang ang mga nakakabili sa akin. iPhone, MacBook, iPad, mamahaling mga bags, pagpapalit-palit ng mga shoes, magandang mga damit, sino ba naman ang hindi mahingit sa akin? Hindi nila alam na may taong nasa likod ng lahat ko. Isang tao na uwi ako ng bahay magtatanong kung may assignments o project ba ako sa dito. Halina, gagawin na natin. Kapag sinabi ko na tinatamad ako, siya na lang ang gumagawa. Hindi nila alam na may taong nagtiniyaga ang turuan ako gabi-gabi at i-review ang lahat ng napag-aralan at ituro ng mas maaga sa sumusunod na leksyon. Hindi nila alam na sa bawat pagkakamali ko sa exam ay pumupurot sa akin at nagpapaalala sa susunod ay gagawin ko. Sa likod ay may isang inyari para sa Filipino! Filipino! We ka nasa isip! Filipino! Filipino! We ka nasa isip! Naku! Naku! May gusto akong pilihin! Maganda ang damit na nakitang sumol! Ang sosyal! Ngunit, wala akong pera! Ano kaya pwede kong gawin? Alam mo ba kung saan ako
bilang isang mananalupati na nagmula sa Bagumbayan National High School. At ngayon ay aking pag-uusapan ang edukasyon. Edukasyon ay di mananakaw ni naman. Kultura ang inapapalumuban ng mga paniniwala at kaugalian. Palakasan ang daan sa pag-ibigan. Sandang ang kailangan mangi ng mga kabataan. Mahal po mga tagapakinig, narito na naman po tayo sa isang pagtitipon kung saan ating pag-uusapan ang mga aspekto na makapagpapamalas sa mga kabataan tulad ko. Mga kabataan, magiging susi upang umunlad ang ating lupang sinilangan. Mga kabataan, makapagbibigay liwanag sa mga kamamayan mula sa madilim na nakaraan na magiging daan sa pagbabago ating inaasam. Hindi nalingit sa ating kaalaman na laganap na ang pag-unlad ng abihang sa ating lipunan. Kaliwang kanan na ang mga pagbabagong bagay katulad ng mga cellphone at mga computer. Mga makabagong bagay na mga pagpapadali ng ating pamumuhay, lalong-lalo na ng mga kabataan. Kahit sa ang dako ka man ngayon tumingin, marami na mga internet cafe ang nagkalat. Iba't ibang model na rin ng mga cellphone ang lumalabas. At hindi maikakaila na halos lahat tayo na mga nag-aaral ay humaangki ng mga bagay na ito. Ngunit, ito ba ay ginagamit natin sa tama? Mga kabataan, ang computer ay malaking tulong sa ating mga mag-aaral. Katulad sa mga pananaliksik, hindi mo na kailangan maghalungay pa ng sandabukan ng mga aklat para kukuha ng mga kakarapot na datos sa bawat aklat. Punta ka lang ng Yahoo! Ito mo lang ang topikong hinahanap mo. Mag-antay na lang ang ibang segundo, bingo na, makikita mo na ang hinahanap mo. Pilipino, Pilipino, wika ng salisik! Pilipino, Pilipino, wika ng salisik! Kabataan, kalikasan, kaunlaran. Ako'y kabataan na dami ng panahon na pakikisanggot tungo sa pagsulong, may magbayang isip, di may nakatuon sa pagsasagawa ng mabuting layo. Matalinong tagay, di wang nag-iisip kung ano ang dapat